Magandang umaga sa inyo mga ka-prospect. Tayo po'y nagbabalik. Ito si Coach NJ para sa Prospect Basketball. Ako po'y ulit magbibigay sa inyo ng warm-up drill para sa inyo. Pero bago po yan, nais kong pasalamatan ng ating mga tatlong the prospect sa pagbibigay sa atin ng subscribe. So maraming salamat po sa inyo. So usually po, bago nagsisimula yung laro namin, ito po yung pinapagawa ko sa aking mga players. Ito yung tinatawag kong Star Pass. Kung saan, magpo-form lang po sila ng tatlong linya. Three lanes. Yan. So nasa coaches na po yan kung ilang players ang pair group. Again, ito po yung ginagawa kong warm-up drill. Sa aking isa sa mga warm-up drill na binibigay ko sa mga players ko o pinapagawa ko sa mga players ko para kahit paano before the game ay yung mindset of mental nila ay maging handa talaga sa pamamagitan nito. Kasi dito ko makikita pag ang players ko ay handang-handa before the game. So magsisimula po yung bola dito. So, tandaan po natin ha. Kaya ako po tinawag to ng star pass kasi parang magdo-drawing lang po ng star yung mga players. Star. Di ba? So, passing drill po ito. Kaya bigyan nyo lang po ng dalawa o tatlong minuto. Sapat na po yun para panimula ma-exercise ang kanilang mindset. So again, magsisimula po yung pasa dito sa isa sa two lines. So chest pass po yan. Papunta dito sa gitna. Yan. So ang player naman po dito na magpapasa, kung saan niya ipapasa yung bola, dito naman siya lilipat kung saan niya ipinasa ang bola. Then yung receiver naman dito sa gitna, dito naman niya ipapasa. Yan. So yung player naman na nakatanggap dito, siya naman yung lilipat. So mabilisan po ito. To receive, dito naman ipapasa. Yan. Then another, lipat siya ulit. Yung player na nagpasa, lipat siya ulit dito. Then after receive, another chest pass papunta dito. So, ito po yung panghuli. Then, balik po sa original kung saan nanggaling yung pinakaunang pasa. Okay, ulitin po natin. Dito po magsisimula ang pasa, i-chest pass niya papunta dito sa gitna. Dito. So yung player na nagsimula dito, tatakbo po siya habang nag-chest pass siya, tatakbo po siya, lilipat siya dito sa gitna kasi dito niya ipinasa. Yung player naman na naka-receive dito, chest pass ulit papunta dito. Of course, yung receiver niya, yung receiver after he receive chest pass agad papunta dito. Then another chest pass papunta dito. Then chest pass balik doon sa pinakaunang grupo na nagsimula sa pasa. Pwede every grupo po, pwede nyo pong lagyan ng tatlo-tatlo. Depende po sa bilang ng yung player sa team. Yan. Kung 15 po yung players nyo, pwede 3, 6, 9. Then 12. Oh, tama. 3, 6, 9, 12, 15.
dito nyo po, sa ganitong drill, dito nyo po mapapansin yung mindset ng mga players mo. Kasi pag nakamali sila sa chest pass, malalaman mo na agad na may something wrong sa kanilang paghahanda. Especially sa kanilang yung mental toughness nila, dapat maging handa talaga sila. Kasi pag nagkamali sila sa mga chest pass, yung movement, yung spotting na movement nila mali-mali, ibig sabihin medyo may problema, hindi prepare yung kanilang pag-isip before the game. So yun po, maraming salamat po sa panonood, then huwag niyo pong kalimutan, please like and subscribe po sa akin channel para mas may marami pa po kayong matutunan at pakita sa aking mga posts. Thank you po.